So kakagising ko lang, napanood ko yung homily nung pare ng Simbahan Katolika. So ako mga kapatid, Katoliko ako ha, linawin ko lang. Pero hindi ko lang nagustuhan sa homily ng pare na ito, eh bakit kailangan nilang siraan si Ferdinand Marcos Jr.? Ang sinabi pa eh, pinapalakpakan daw yung magnanakaw, mamamatay tao. Ito mga kapatid, kung totoo man, kung sakali lang ha, hindi ko sinasabing totoo. Kung totoo, ang paratang nila kay Ferdinand Marcos Sr. na magnanakaw, mamamatay tao at kung ano-ano pang paninira, kayo mga kapatid, mag-isip kayo. Tama ba yon na isisisi niya ang kasalanan ng tatay doon sa anak? Hindi ba natin pwedeng bigyan ng second chance yung anak na kung may mali man ang tatay niya, eh itatama ng anak yon? Kung totoo ah. Pero tayo, gising tayo sa katotohanan, di ba mga kapatid? Kahit yung libro ay manipulated at hindi totoo. Pasalamat tayo kasi may social media na. At hindi na lang tayo bumabase sa mga bayarang media at sa libro na manipulated ng mga oligarchs. Sana naman ho, wag ganon. Kasi, naglabasa na ang mga secret footage, yung totoong nangyari nung unang panahon na napakaraming nagawa ni Ferdinand Marcos Sr. At syempre, tao tayo, nagkakamali. Siguro, may ilang-ilang pagkakamali. At yung iba nga, yung pinuno ng NPA, ayoko na mag-mention ng kung ano-anong pangalan, no? Naiinggit sa pamumuno ni Marcos, syempre, sila yung pumapatay noon, tapos isisisi kay Marcos. Kasi nga, gusto nila, sila naman ang mamuno, naiinggit sila kasi nakaupo ang pinakamagaling na presidente nung unang panahon. Eh wala. Social media lang noon na bayaran, kaya kung ano ipapalabas sa telebisyon na paninira, yun ang mas papaniwalaan ng mga tao. Yung mga secret agenda ng mga NPA, CPP, and kung ano-ano pang mga terorista na yan. Kaya kayo mga kapatid at mga kabataan, magising na kayo sa katotohanan. Lahat ng tao may pagkakamali, may pagkukulang. Pero kung tungkol sa progress o sa mga magandang nagawa, eh kahit simula kay Emilio Aguinaldo hanggang kay President Duterte, Marcos pa rin ang pinakamarami at pinakamagandang nagawa sa Pilipinas. Hindi lang basta marami, pinakamagaganda sa buong history ng buong mundo, hindi lang sa pang-Pilipinas, mga kapatid. So kaya, saan kayo mas titingin? Diba, tinuturo sa simbahan na pagka nakasampung tama ka, nagkamali ka lang ng isa, yun na ang mas tinitingnan. Eh bakit ngayon yung nagtuturo, ganun ang ginagawa? Okay, hanggang dito na lang po. Sana, wag na rin ganito. Hindi na maulit yung ganun paninigil.